Ilang taon ako nagme-maintenance sa 16 years ko dito. 13 years na pala, why? Wow. 13 years na. Good morning everyone. Magandang buhay po sa atin lahat, magandang umaga sa inyong lahat, magandang gabi, magandang hapon, kahit saan man tayo sulok ng mundo naroroon. Time check po dito, alas 7:15 ng umaga. At ayan po, mag-aalmusal po ako ngayon. Gagawa pa ako ngayon ng salat. Salat. Ito po, kamatis, avocado, wala lang ako ng milapi po, pepino, cucumber. Paghahaluin ko lang tong kwan mga guys. Ito, nahugasan ko na itong kamatis. Saka, hiwain na lang itong kwan. Ayan po, almusal ko ngayon. More on fruits lang. Kasi may edad na. Kailangan na mag-diet-diet. Kailangan tayo mag-diet-diet. Malapit na tayo mag-senior. Tutungo-tungo ko lang yung aking GoPro na gamit. At hindi nakalimutan ko yung stand ko ng cellphone. Yung tripod kong maliit, kaya ito na lang GoPro, papatong-patong lang kahit saan. Pwede na. Kailan tayo mga may edad na daw, sabi ni Dr. Willie, kailangan mag-diet na. Bawas na ng karne, bawas na ng rice. Kailangan more on fruits na lang. Para humaba pa yung ating natitirang buhay dito sa mundo, kailangan mag-diet tayo. Yan po ay ayon sa mga narinig ko kay Willie Ong, kay Dr. Willie Ong, sa mga napapanood ko, sa mga diet doctors. Kaya walang masamang sumunod. Para sa atin din naman yun, di ba mga guys? Ayan o. Wow, sarap. Kaya lang, pag si Pinasikrito ginawa, napakamahal ang prutas dyan. Dito, baliwala lang. Kaysa dyan sa Pinas, naku po, mamumulobi ka. Sabi ng kapatid ko, ikaw, pag dito ka nag-prutas kuya, ay mabuti pang ikay magkarne. Ay bawas nga ng karne ay, at saka ng kanin, ng rice. Eh anong gagawin? Ayan. Pinaghalo ko lang yung avocado at saka kamatis. Sarap na yan. Contento niya dyan ako mga guys. Diba? Tapos, ang pinakangkanin ko ay bread, tinapay, yung ang tawag dito ay pita. Yun lang. Initin ko lang sa micro, tapos toast ko. Masarap nito, toast. Nako, ano ba to? Iilan na pala yung aming bread. Ito mga guys, tignan nyo. Ayan o. Ayan siya. Kuhan ko lang siya sa microwave. Then, iinit ko tong toasted. Toast. Tapos, habang ako'y kumakain, pinakakain ko rin yung aking kalaga. Hindi ko lang pwede ipakita mga guys. Hindi ko pwedeng ipakita kasi partay ko to. At ito nga pala mga guys. Ito, hahaluan ko ng yogurt. Tapos, hahaluan ko nitong kelbon. Isang takal siya mga guys ito. Ito para pang patigas ng buto.
ko alam kung anong Tagalog dito. Basta ang alam ko dito, protein. Protein. Tapos, halo lang siya ng yogurt. Ayan. Diba? Bibili na pala ulit ako ng yogurt. Wala na. Pang last na to. Wow. Bilis. Anim yung kailangan ko. 1 week na pala. Nakakaramba nung bumili ako ng yogurt. Ayan, halo-halo lang, ganyan. Tapos hindi na ako nag-aasin. Natural lang yan. Ayan, oh. Parang pagkain ng bata. Ikaw na. Para siyang pagkain ng bata, mga guys. Oh, tikman natin, oh. Mmm! Wow! Delicious! Delicious! Wow! Then, hiwain ko naman tong etong pita. Ayan. Hiwain ko ito sa gitna. Tapos, ikukuha ko siya sa toast. Para, at least napainit ko na yung toast. Mainit na siya. Ayan, hiwa na siya. Tapos, ilalagay ko sa dito sa toast. Para masarap. Diba? Tapos, eto, magtitimpla ako ngayon ng tea. Ang pinakang tubig ko dito minsan, mga guys, ay tea. Mas maganda to sa katawan, tea. Instead na kape. Ayaw ko na magkape. Dahil, nung magkape ako, ay hindi ako makatulog. Pagbalik na kuwan ko sa katawan. Parang balik na ako. Kumain din naman. Kaya itinanggal ko lang yung kape. Tea na lang. Ito yung ginagamit ko. Ito. Pero mas maganda sana yung kuha itong green tea. Ayan. Diba? Wow! Nakalimutan ko lang yung nabili ko nung kwan. Ano ba yun? Natanda na. Chamomile yun. Bumalik sa memory ko. Chamomile. Maganda yun. Copain. Yan o. Oh. Sugar, pero red. Caffeine? Caffeine ba yung caffeine? Yung walang side effect. Oo, without caffeine. Wala siyang side effect sa katawan. Masarap siya. Kung talaga inaantok ako doon, mga guys, inaantok ako doon para kain ng tea na yun. Yung tea na binibili ko na yun. Nakakaantok. Grabe, nagtaka nga yung aking partner. Sabi ko nga, bakit after kumakain ng walang to. Dalawang uploadan din yun, oh. Isa kanina, tapos ngayon, oh. Diba? Pero maitsi lang yung kwan ko kanina. Against the light yata, ah. Against the light ba, mga guys? Dito natin ipatong sa matas-tas. Yan! Diba? Medyo payat ako sa suot mong to. Nga pa. Iinumin ko na tuloy yung aking vitamin.
Ayan mga guys, so may bili din akong vitamins. Vitamin C. Ayan o, vitamin C 1,000 milligram. Ayan o. Paano na lang pag bumalik ako dyan sa Pinas, paano na lang itong vitamins ko. Ito libre dito mga guys sa medical insurance namin, sa medical insurance ko. Ang bili ko dito ay 50 shekel and 94 agorot. Ibig sabihin itong 50 ay nasa mga 500 na. O pagpalagay ng 600. Diba? Ayan o. Oh. Yung kuha niya o. Oh. Nandito pa yung presyo. Bago pa lang to eh. Mga 1 week ko lang nabibili. Tapos, may maintenance na din ako. Eto. Kasi high blood ako mga guys. Mataas ang Ramipril. Ramipril, ayan o. Oh. Ewan ko kung anong sa Pinas, ayan o. Oh. Kaya more on na kuha na ako ngayon, diet. Lang, binawasan ko na yung rice. At saka yung mga karne-karne, hindi na ako kumakain masyado ng karne. Isda, yan, pwede. Isda at saka gulay, yan, more on gulay na lang. Kasi matagal na talaga akong pinagdadiet ng doktor, hindi ko lang sinusunod, kaya medyo pasaway si Kajonski. Saka lang magdadiet pag may nararamdaman na. Sorry, di ba? Sarap. Pwedeng sabay ko itong vitamins dito sa pagkain para maalwan yung lukin. Maintenance ko, Ramipril. Ang dosage nga pala na itong aking maintenance na ito ay 2.5. Ayan siya o. Dati 3 ay pinababa ng doktor. Ayan ang kinuha sa akin. Kanyan, maintenance ko araw-araw yan mga guys. Siya lang inumin ko lagi ito. Ano bang kung sa Pilipinas? Yung mga pang fan. Mga binibigay mga recommended ng doktor. Na pang high blood. Dito kasi mga 3 years. Mga after 2 years siguro ako nagtrabaho dito mga guys. Yun, nirisitahan ako nito. Maintenance. Nandun pa ako sa unang amo ko. Kasama yung mag-asawa, yung amo ko, pina-check up nila ako. Nako, sinabi ng doktor, kuha na daw ako, high blood na. Kailangan gumamit na daw ng maintenance. Kaya yun, recommended sa akin, nisita sa akin ng doktor. At ilang taon ako nagme-maintenance sa 16 years ko dito. 13 years na pala, why? Wow! 13 years na ang nagme-maintenance si Kajonski. Kaya hindi na ito mawawala mga guys. Nung nagbakasyon ako dyan sa Pinas, isang buwan ako nagbakasyon dyan, hindi talaga uminom. As in, hindi na talaga uminom ng maintenance na pagdating ko dito. Balik ulit sa dati. Hindi maaari.
Tinanong ako ng doktor, bakit mataas daw ang aking blood pressure? Sabi ko, hindi na umiinom. Ay, sabi, hindi pwede. Kuwan mo na yan, lifetime mo na yung gagamitin. Kaya yun. Buhat nun. Yan. Ilang minuto na ba? Baka lumagpas tayo sa ako ni Juan. Oh, 19 minutes na. Pwede na. Pero maganda itugtong ito sa Juan. Kaupload ko din to sa YouTube. Dagdag itong kanina. Sa biyahe ko. Papunta dito. At ulitin ko mga guys, itong trabaho ito part-time. Part-time, pero may doon kanina, ng permanent ng trabaho ko talaga ay panggabi. Panggabi ako doon kanina. So, umaga ngayon, ang oras ngayon ay ayan o. Ibang oras na. 7:33 na ng umaga. At shout out po po nga pala sa aking asawa dyan sa Pinas. Magpagaling ka. Bagong galing ka lang sa doktor, kailangan magpagaling ka. More on na prutas lang lagi. Sundin mo yung doktor. Para huwag kang pasaway. Kasi na, minsan pasaway daw, sabi ng aking anak. So, alin yung pinagbabawal ng doktor, kinakain. Kaya, yan. Kailangan sundin mo yung doktor ngayon. Naisip ko nga mga guys, paano na lang pag bumalik ako dyan sa Pinas, paano na lang. Pero awa na dyan siguro mga karaos din. Kasi malaking bagay yung may sinesweldo ka buwan-buwan, may naasahan ka. Eh dyan sa atin, niisip ko lang, sa tubigan, sa palayan, 5 months. Mo bago mapakinabangan yung pera mo, mamumunan ka muna. Hindi mo alam kung tatama ka o panabla lang. Kasi sa presyuhan ngayon din sa atin sa Pinas ng palay, napakamura. Swerte na lang. Pero ngayon naman, nakabawi-bawi kami ngayong anihan, umabot kami ng 18 ang kilo. Paano na lang pag nag-15, 14, pababa pa, naku, wala. Talo ang magsasaka mga guys. Ang resource ko lang talaga dyan sa Pilipinas, ang pinagkikitaan ko lang talaga dyan, palayam. Yun lang talaga. Yun, libangan, parang alkansi yung baboy. May alaga din ako kahit inang baboy, tsaka mga paitloging manok, yung organic chicken. Pero pag may awaan Diyos mga guys, mga karaos din. Saka kailangan ko na din magpahinga, matanda na. Asikasuhin muna kong yung aking pamilya mga guys.
Grabe. Ilang taon na rin akong layo-layo sa kanila. Puro may mga manugang na ako. Ngayon, may mga apo na. Bali, pito na yung apo ko. Gusto ko na makapiling.